showbiz. Nagulat nga ang mga fans ng Wawa Win nang inanunsyo mismo ni Willie Revillame sa kanyang YouTube channel tungkol sa estado ng kanyang kalusugan sa kasalukuyan. Nalungkot, nag-alala ang mga masugid na tagahanga ng King of Game Show nang ibinahagi niya sa kanyang programa na may possible stomach cancer siya. Ayon kay Willie, sa umpisa ng kanyang show, hindi na raw dapat siya lalabas muna ng live dahil kagagaling lang niya sa ospital at may clip pa ang kanyang tiyan dulot ng isinagawang test sa kanya. Pero dahil nangako ito sa kanyang mga manonood na magla-live siya, kahit nakakaramdam ng kirot sa kanyang tiyan ay nag-show pa rin siya. Kwento niya, may nakitang polyp sa kanyang tiyan na may sukat na 1 cm na siyang ikinabahala ng TV host. Nakita ang polyp sa executive check-up niya noong Webes nang sumalang siya sa colonoscopy test kung saan nakita nga ang nasabing bukol. Bawat taon raw, nagpapa-executive check-up si Willie. Ang huli ay noong 2019. Dati nang may polyp si Willie pero hindi naman ito cancerous. Ngayon lang sa pinaka-latest niya, nakita ang posibleng cancer. Patuloy pa ni Willie. Nagulat siya at nag-alala pero pinilit niyang magpakatatag at maging kalmado. Hindi mag-show si Willie sa Lunes para alamin ang tunay na resulta ng kinuhang polyp sa kanyang tiyan. Malalaman sa microscope exam kung ito ay cancer o hindi. Pag nakitang cancer ito, sasalang na sa operasyon ng host at tatanggalin ang bukol sa kanyang tiyan. Tatagal ng 3 hanggang 4 na linggo si Willie para sa kanyang pagpapagaling. Kaya nga humihingi ng dasal ang komedyante sa mga manonood niya na ipagdasal na sana ay hindi cancer ang lumabas sa pagsusuri. Sabi nga ni Willie, ganun pala ang pakiramdam nang malaman niya ang kanyang health condition. Nalungkot at nabahala siya ng husto. Bukod dito, may prostate enlargement na rin si Willie na naiintindihan niya dahil 61 years old na siya. Samantalang, ibinalita rin ni Willie na wala pa rin silang commercial sa live streaming ng kanyang show sa YouTube at Facebook. Tila nga nagkakasabay-sabay ang alalahanin ng TV host sa ngayon at sabi-sabing nagsisisi ito sa pag-alis niya sa GMA7 na siyang naglalagay ng biyaya sa kanyang banga. Malaking kawalan kay Willie ang nahahakot niyang salapi sa ads na pumapasok sa GMA7 at wala pang katiyakan kung kailan ito sasalang sa Villar TV Network. Mula sa 1,000 piso na ipinapamigay ng host sa kanyang mga manonood, pinagdarasal din namin ang paggaling ni Willie lalo at inspirasyon at marami rin siyang napasaya na tulungan sa kanyang programa. Ayon sa balita, gustong bumalik sa GMA matapos mapasubo kay Villar at matapos magpa siyang hindi mag-renew ng panibagong kontrata sa GMA ay nagparating di umano ng mensahe si Willie sa dati niyang boss na si GMA Chairman at CEO Felipe Gozon para makabalik sa istasyon nito. Habang tumatagal umano ay nakakaramdam na ng pagkadismaya si Willie Revillame dahil noong February 11 pa huling lumabas sa telebisyon ang programa niyang Wawa Win. Sabi ng source, kabaliktaran ang nangyari dahil hindi naman kaagad nagkaroon ng katuparan ang mga naging laman ng usap-usapan na paglipat ni Willie Revillame sa media empire niya itatayo ni Villar. Ito'y dahil sa nahihirapan umano ang Advanced Media Broadcasting System INC ni Villar na makakuha ng mga talent at bumuo ng full-day programming para sa itatayong network. Bukod pa umano rito, ay ang problema ng kumpanya sa pagkuha ng transmitter. At ayon sa source, nawalan na siya ng pinakamalaking pinagkukunan ng kita. Mayaman pa rin siya pero kahit alam niyang hindi niya kayang mapanatili ang kanyang pamumuhay magpakailanman, lalo na kamakailan pagkatapos bumili ng bagong yate. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.